mga tamukyo kayo, President, down the line. Ang matino lang dyan, Vice President. No? Ang matino lang dyan, Vice President. At yung iba pang mga senator, at yung ibang congressmen, yung ibang ano, na para sa taong bayan. Pero kayong mga walang niya, may kalalagyan kayo. The people of the Philippines wants, we empower ourselves individually and collectively. You cannot beat us. Yun yung ano, kasi kami original, copycat lang kayo. Hiniram nyo lang yung power. Nakiusap lang kayo. Iboto nyo ako, iboto nyo ako. Eh kung hindi ka naboto, si Iskusa na. O kaya si ano, sino yung isa? Si lawyer from Bicol. Si Lenny. O kaya si Lacson. O kaya si yung iba. Di ba? You see? One of them could be the one who will be in position now to declare martial law. Di ba? But Bongbong Marcos, because he received 31 million na boto, eto kami, tayo, binasbasa ng 31 million si Marcos, 32 million si Inday Sara. Now they have the power. Ang power ni BP Sara is not really, kumbaga sa ano, it's lady in waiting. No? Yung pan doon, lady in waiting, spare tire. Hinihintay mo na ito, na sa kanya yung power. Inauthorize natin siya, Vice President of the Republic, second highest. Sige, laitin nyo pa. Impeach ninyo. Subukan nyo. Impeach ninyo. So, dito siya na naghihintay. Kung ano ito, kung makakatapos ka ba, ma-overdose ka ba, mamatay ka ba, pukpukin ka ba na cellphone, o matalisod ka, mahulot ka sa dagat, baliligo mo, ganun ba? Or, magpakatino ka, di ba? Magpakatino ka, tapos matapos mo yung term mo. Nasa iyo yun eh. Ikaw ang gumagawa, BBM, ng buhay mo. Ikaw ang sumusulat kung ikaw ay magiging maayos na presidente o palpak, pinakapalpak na presidente. Imagine part 2, isipain ka ng taong bayan. Ang sakit nun. Marcos forever, nevermore. Diba? Pati si Amy apektado doon. Kaya nga, ano na mangyari sa inyo? And then lahat ng assets ninyo. And thank you to the Supreme Court ngayon, dineclare yung assets sa, saan ba yun? Sa Ilocos? Oh, forfeited by the Filipino people. Reverts back to the government. Kaya nga, hindi natutulog ang batas. Ang natutulog, taong bayan. Pagka natulog ang taong bayan, yung batas, pwedeng yurakan. Pwedeng umabuso yun nandito. Kasi tulog yung taong bayan eh. Takutin natin. O, ano? Ayan, nangyayari sa kay OJC. Natutulog ang taong bayan. Pero, maghunos dili kayo. Kasi pagka ito, in-empower nila yung sarili nila individually and collectively, you might be out of office. No? Magmatigas kayo, you might face a revolution. Ayaw natin ng ganon. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko sa inyo yung posibleng mangyari. Kaya nga ano, we empower the Filipino people. Tayo, saan kayo dudulog? Sa taong bayan. Hanep, ano? Sa taong bayan. Not sa AFP. Not sa PNP. Because they are only here. Actually, they cannot even solve the problem. They will help us solve the problem. Tayo ang magsasolve ng problema. Kasi lahat ng yan, susunod dapat sa kumpas natin. Sino ba masusunod? Sila o tayo? Tayo. Saan sila susunod? Sa konstitusyon. Sino gumawa ng konstitusyon? Tayo. Sino nagbigay na hininga sa konstitusyon? Tayo. Sino nagbibigay ng power sa kanila? Tayo. Sino nagbabayad sa sweldo nila? Tayo. Tayo yung makapangyarihan. Mga kababayan, tandaan nyo yan lagi. Never again. Never again.